Good morning guys, magandang umaga sa ating lahat. Bago ang lahat ay pasalamatan ko muna ang aking mga subscriber sa pag-subscribe na sa aking channel at panonood ng aking mga video. At salamat sa inyo guys at sa mga supporters ko. Salamat din sa mga nanonood ng aking video. At shoutout nga pala doon sa mga nagko-comment sa aking video guys. For today's video guys, gagawa ulit ako ng pandesal. At ipapakita ko sa inyo ang recipe ko. Ito hindi pa na-mix guys. So ito siya. Yan. Yung asukal nito is 1 cup nito. Tapos 2 tablespoon na margarine, 1 pirasong itlog, 1 teaspoon na asin, at saka isang yung takip ng vanilla, nilagyan ko din siya. At ito guys, yung harina ay 6 na ganito cup yung harina na yan. So halos 3/4 yung ganyan, parang halos mag 1 kilo guys yung harina natin. So ito, nandito yung gatas, medyo maligam-gam siya. Dito ko nilagay yung yeast. Bumubula na siya guys. So ibig sabihin okay na siya. Pinirest ko ng 5 minutes para yun yung ihalo ko dito guys. So yun. At yun yung recipe ko. Makikita nyo guys. So pasinsya na ako, nag-aaral pa rin ako ng paggawa ng pandesals, kung paano gagawin in my own self lang guys. So nood-nood na mga video at yun, gumagawa ko ng sarili kong pag-aaral. So tune in lang kayo mga ka-DI at dito na naman tayo sa paggawa ng pandesal. So yun guys, nahalo na natin yung ating ingredient. Yan. Na kailangan lang malusaw talaga yung asukal at saka yung asin. So, nilulusaw ko lang guys. Yan. So, itong lumulutang guys, ito yung margarine. So pagka lusaw na, nandito na kakapak pa yung nabubuong asin at saka asukal. Pag naging tubig na siya lahat guys, yung harina doon ilalagay na natin. So yun. So ilalagay na natin yung harina guys. So yun guys, nilagay na natin yung harina. So kung makikita nyo, so hahaluin ko na lang yan guys. Antabayan na ninyo mga ka-DI at haluin ko yan siya. One eternity later. So yun guys, manong-manong muna tayo. Masa nito, mano-mano. Ganun lang. Medyo nakakapagod din.
ilagay ko lang yung camera ko sa stand, guys. One eternity later. One eternity later. So yun, guys, at nerest ko muna dito sa lagayan siya. At almost 30 minutes na lumaki na siya. So mga isang oras to, o mga 1.5 hours, i-rest ko siya dyan. One eternity later. Yun, guys, ni-slice na natin at tinitimbang ko, guys, ng 20 grams. Sinsya na kayo, eh, ganito talaga pagka umpisa pa, hindi tayo sanay pa. 20 grams to. Try ko talaga, guys, sa timbangin 20 grams kung anong resulta, para malaman natin kung yung ating ginagawa ay naging okay ba. We'll be right back.
eternity later. Yun mga ka-DIA at nandito na yung ano natin, pandesal guys, at lulutuin na natin. Naka-rest ito siya ng simula ng ipigura ko, mga isang oras at kalahati. So ang kada isa nito guys, tinimbang ko is 20 grams. Maliit siya, pero nung ngayon ay kung nang makita ko na naka-rest siya ng maayos ay okay naman pala. Ganito is 2 piso, pwede na siguro ito mga guys na ano, pambinta. So sinukat ko talaga para makita ko yung paggawa ko ulit nito, na mayroong basihan ako na asukat. At saka yung ingredient niya, medyo nakukuha ko na guys in my, sa sarili ko lang talaga. So may mga nakakatulong nanonood ako, pero gumagawa ko ng sarili kong timpla. So nawa ay okay ito. So isasalang ko na ito mga ka-DIA. So antabayanan lang ninyo mga guys. One eternity later. So yun guys, naisalang ko na. 2 patong lang naman ito dito sa oven. At yung ano niya is mahina lang siguro, ang wala kasing matingnan dito kung ano na yung init niya. Balak kung may bibili ako ng ano, temperature niya. So ito, naisalang ko na guys. So yung apoy niya hindi naman ganun kalakas. Tamang-tamang lang, nakasit up lang siya sa kung makikita nyo guys, number 2. Yan. So yun, siguro isasalang ko to ng mga 6 na minuto dito. At babalik ta rin ko yung ito, iangat ko dito sa ibabaw. Pagpapalitin ko sila para ano, dahil kung yung malaki sana na oven ay pwedeng magkatabi ito sila sa baba, itong 2 na to. Tapos pagka after 7 minutes pwedeng iangat na siya para hindi matutong. So yun guys, antabayan lang ninyo. One eternity later. So yun guys, niluto ko siya ng almost halos 20 minutes dahil mahina lang naman kasi yung apoy ko. So ito yung resulta guys, oh. Napakalambot niya. Yan. Medyo ano na siya, tostado. Pero yung iba dito sa ano, yung medyo puti pa, parang puti pa siya, pero luto na yan siya guys. Tapos to naman dito, yan, oh. Ang ano kasi nito sa gilid, puro gilid yung may mga ano na, oh, may itim, parang tostado na siya. Pero yung sa gitna, hindi pa ganun, nagbo-brown-brown lang. So yun, natapos rin natin. 2 tray to guys. So 35 ang kada tray, 35 piraso. So 70 ito. Bakit may malaki dito guys? Ito yung pinaka-special na nailagay ko. Pinaka-huli yan. So, yan. So, hanggang dito lang guys yung aking video. I hope na subaybayan nyo, panoorin nyo. At nawa mag-iwan kayo ng comment kung mayroon kayong tanong o suggestion sa aking ginagawa. At salamat sa aking mga subscriber sa suporta ninyo. At thank you din sa mga nanonood ng video na to, at doon sa mga nagko-comment sa aking mga previous video. Shout out sa inyong lahat. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe kayo guys, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video yung darating pa guys. So thank you, God bless sa ating lahat.